Hello guys, welcome uli sa Matt ni Kuya Channel. So ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Matt ni Kuya Channel ay ang tungkol sa cantilever beam minimum depth o yung minimum na taas po ng cantilever beam natin. So ayun po, so mamaya meron po tayong formula dyan at kukumputin po natin yan. Kaya lang pag-usapan po muna natin kung ano yung cantilever beam. So yung cantilever beam po na yan, ito po yung biga or beam na nakapahang. Wala po siyang support sa kabila, wala po siyang poste sa kabilang dulo. Pero sa kabilang dulo meron siya. So ayun po yung cantilever beam. So dito po, ito pong cantilever na ito, madali rin po siyang computein dahil meron naman po tayong formula diyan. Kaya lang ang given po natin diyan sa bidyong ito ay 1.6 meters yung length po natin, no? So yung depth po natin o yung taas po niya, kukumputin po natin mamaya. So pag-uusapan po natin. Okay, so kumputin na po natin yung minimum depth ng cantilever beam. Kung yung weight of concrete po natin is 2,400 kilograms per cubic meter at saka yung grade 415 MPa reinforcement po natin, ang cantilever beam minimum depth po is equal to length divided by 8. So ayun po yung formula niya. Kung ang given po natin is 1,600 mm yung length ng beam, di-divide lang po natin yun ng 8. So pag dinivide po yung 1,600 mm divided by 8, ang cantilever beam minimum depth po is equal to 200 mm. So ayun lang po yung computation natin doon, no? Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. At pakishare na rin po sa mga friends nyo, relatives, kung makakatulong itong video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.